Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from complex numbers. So, medyo matagal na tong problem na to, pero yun, ganito ba talaga mga engineering students? Sige, basahin natin. A college student is about to break up with her boyfriend, an engineering student who is apparently interested in math than her. Frustrated, she cries, "You engineers have no soul. It's all numbers and equations. What is the root of your incompetence?" Her boyfriend assumes she means the square root of himself or the square root of I. What answers will he give? O diba? Nagkaroon pa tayo ng isang related na problem about sa math. So, all about mga engineers. Ganyan ba talaga mga engineers? So, pare-parehas ba tayo mga lodi? So, hindi naman lahat. Okay, sige, sagutan natin. So, ang hinahanap natin yung square root ng I, which is yung imaginary number. Diba? Alam natin na ang I can be written as square root of negative 1. Okay? So, sa context kasi mga lodi ng complex numbers, ang square root ng I magiging dalawa yan. So, kumbaga, ang magiging ano natin, equation will be x squared is equal to I, in which yung x natin will be our square root. Okay? Ito yung square root ng I. Okay? Sir IJ, how will we get the square root of I? Na, I mean, yung pinaka-value niya, Sir IJ. So, paano natin gagawin yan? In terms of the imaginary. Okay. So, if we know the Euler's formula, so, alam nyo ba yung Euler's? That is, siguro pag binabasa nyo siya, that is Euler's. So, Euler's formula states that, so, regarding to sa complex number, mga lodi, e raised to I x, or let's say I theta, gawin na lang natin theta, since angle, is equal to cosine theta plus I sine theta. Okay? Na-recall yan, mga lodi. So, ito po yung Euler's formula. So, we have e raised to I theta equals cosine theta plus I sine theta, or yung iba, narinig na to as cis theta, C-I-S theta. So, ayan po yung pinaka-way ng pagsulat ng isang complex number in the form ng ganito. So, ang tanong, ano ba yung given natin complex number? Diba I? So, yung I, kailangan muna natin siyang gawin na ganitong form. Ang tawag dito is polar form. So, ang polar form niyan, mga lodi, so dapat, since I lang to, makinig maigi mga lodi, diba ito yung parang real part natin? Ito yung imaginary part. So, since ang ano nito, yung given natin is I lang, so that is just an imaginary part, diba mga lodi? Ano real part nito? So, this can be written as 0 plus I. Diba? So, ibig sabihin, dapat yung cosine theta mo, 0. So, kailan ba magiging 0 yung cosine theta? Okay, tama ka dyan mga lodi. So, ang cosine theta ay 0 kapag yung theta natin is pi over 2. So, kailangan kabisado nyo yung mga values na yun, specifically for trigo, di ba mga lodi? So, we have, theta must be 90 degrees. Pero, kailangan gawin natin siyang in terms of radians kasi ilalagay natin siya sa Euler's formula. Dapat naka-radians to mga lodi. Tandaan po natin yan, ha? So, we have, this can be written as cosine pi over 2 plus I sine ng pi over 2. So, if you want, pwede nyo namang isearch sa internet paano yung mga pag-convert ng mga Euler rectangular to polar, etc. ng mga complex numbers. Okay? So, i-check natin, ilan ba cosine pi over 2? That is 0. Ang sine ng pi over 2 is 1. 1 times I, we have I. So, ibig sabihin pala, Sir IJ, itong pi over 2, ilalagay natin dito sa theta natin. Okay? So, sige mga lodi, pwede nyo i-pause if you want to copy. So, i-erase muna, medyo mahaba kasi yung problem. Okay? So, buburin ko na mga lodi, ha? Okay? So, ibig sabihin pala, yung I can be written as, so this can be written as e raised to I pi over 2. Okay? Tama mga lodi? Okay, tama po Sir IJ. Kasi nga ito yung theta natin kanina, e raised to I theta, balikan nyo lang yung kanina. So yan na yung pinaka-written form natin. Paano ba natin kinukuha yung square root niyan? Diba ang sinabi ko nga, x squared is equal to I, yung magiging ano natin, which will happen to be x squared is equal to e raised to I pi over 2. Since this is exponential mga lodi, so ang magiging value ni x should be plus or minus e raised to, ang mangyayari lang dito sa exponent, it will be divided to 2.
Bakit? Balikan nyo yung laws of exponents. So, di ba kunyari, ang square root ng 2 to the 8 can be written as 2 to the 4th. Ang square root ng 3 raised to the 6 can be written as 3 cubed. Kasi, ang square root can be written in exponential form as raised to 1 half. So, kapag naka-raise siya sa 1 half, power of a power, so parang a raised to x raised to y, this can be written as a raised to xy. Right, mga lodi? Balikan lang ang exponent. Therefore, this will be multiplied by 1 half lang. So, what will happen? I times pi over 2 multiplied by 1 half. Kasi nga square root. So, we have x equals plus or minus e raised to I pi over 4. Okay? So, ang gagawin natin, ibalik natin siya dun sa complex form natin. I mean, dun sa polar form natin. So, we have plus or minus cosine theta. So, we have pi over 4 plus. So, this is as I sine ng pi over 4. Okay? So, yan yun mga lodi, yung plus or minus nasa labas. Therefore, ang magiging final answer natin is plus or minus ilan ang cosine pi over 4? That is square root of 2 over 2, mga lods. Plus, ang sine ng pi over 4, square root of 2 over 2 rin. I square root of 2 over 2. So, pwede mong i-factor yung square root of 2 over 2. Therefore, the final answer for this problem is plus or minus square root of 2 over 2 multiplied by 1 plus I. So, ito yung square root na nakuha nung engineering student na mas pinapahalagahan yung math kesa dun sa girlfriend niya. Ayun, nag-break sila. Okay, baka nalito dito mga lodi, finactor out ko lang yung square root of 2 over 2. So, nilabas ko, naging 1 na lang siya plus I. So, if you have questions or clarifications, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section mga lodi. Salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. And I hope you all the best. Magpalain kay Lord and see you in my next math tutorial video. And bye-bye!